Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot siyon, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliwan tugtog ng alpang marilag. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon.
Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong idinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Nagmamadali ka din ba? Minsan, pag iniisip natin yung salitang nagmamadali, nalilate na. Tinanghali ka ng gising, nagmamadali kang pumasok. O yung iba naman minsan ay nagmamadali dahil naiinip na. Nagmamadali ka na maabot ang ganito estado, naiinip ka na, nagiging impatient ka na. At minsan sa pagiging impatient natin, minsan nasistress tayo dahil sa kamamadali natin. Paano pag yung pagmamadali mo, yung expectation mo, hindi pala dumampi sa reality mo? Hindi sila nagkasundo. We become stressed, we lose hope. Isang paraan din ng pagmamadali yun. Nagiging impatient tayo pag nagmamadali. Ang ikatlong uri ng pagmamadali ay narinig po natin kay Maria. Si Maria ay nagmamadaling pumunta kay Elizabeth. Wala naman po siguro silang usapan ni Elizabeth na magkikita sila. Kaya hindi naman ho siguro pagka-late ang dahilan ni Maria, kaya siya nagmamadali. Hindi naman siguro siya naiinip. Hindi naman siguro pagiging impatient ang dahilan bakit nagmamadali siya. Nagmamadali si Maria kasi nakatanggap siya ng isang mabuti at magandang balita. Hindi ba gano'n naman minsan sa atin?
nagmamadali din tayo pag nakatanggap tayo ng isang mabuting bagay. Pumasa ka sa board exam, natanggap ka sa trabaho, na-promote ka, sinagot ka ng jowa mo, nag-propose boyfriend mo, nagmamadali ka na ibahagi ang mabuting balita na ito sa mga malalapit sa iyo. You are excited. Nagmamadali. Kasi hindi mo kayang ikubli ang kagalakan na nararamdaman mo sa puso. Kaya gusto mong ibahagi ito sa iba. Kaya si Maria ay nagmamadali kay punta kay Elizabeth dahil hindi makubli ni Maria ang kagalakan na ang hinihintay nilang Mesiyas ay paparating na at ipinahayag kay Maria na siya ang magiging ina ng kataas-taasan. Ipinahayag sa kanya na puno ng galak ang paghihintay at pag-aabang malapit ng matupad. Dahil nakatanggap ng isang mabuting balita. Sa atin po bilang Kristiyano, sana ay tulad ni Maria at matuto tayo sa halimbawa ni Maria na ang mabuting balitang tinatanggap natin, ang kabutihan ng Diyos na gumagalaw sa buhay natin, ay ipahayag at ibahagi. Magmahiya sa mga kwento mo ng pananampalataya. Magmahiya sa mga kwento kung saan pumunta ka rito sa simbahan at nawawalan ka ng pag-asa. Nagdasal ka sa mahal na pong Jesus Nazareno at nagkaroon ka ng lakas na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok mo sa buhay. Iba siguro dito pumunta dahil may hinihingi at pinapakiusap sa pong Nazareno. Pero sinagot niya. Kaya patuloy na bumabalik dahil gusto magpasalamat. O baka yung iba din, dati ay walang pakialam sa Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos. Napadaan dito, nakita ang mukha na mahal na pong Jesus Nazareno. At nagpasyang tumalikod at magbagong buhay. These are faith experiences. Good news in your lives. At huwag kayong matakot at mahiya na ibahagi ang paggalaw ng Diyos sa inyong buhay. Kasi kung binabahagi ninyo, ang pananampalatayan ninyo ay lumalalim at malay mo, gamitin ka ng Espiritu Santo para ang iyong kwento ay magbigay pag-asa din sa mga tao na may pinagdadaanan tulad ng pinagdaanan mo. Inspire others with your life of faith. Inspire others with your stories of faith. Huwag ikubli, huwag ilihim ang magandang balita, huwag ilihim ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ho, no, dito tayo magmadali. Magmadaling magbahagi. Madaling ibigay, aturo ang lahat ng ito para sa Panginoon. Dito tayo nagmamadali dahil excited tayo. Excited ibahagi ang mabuting balita. Kalakip din po noon. Patuloy pong humihingi din ang ating rektor, si Father June, ng inyong mga kwento ng pananampalataya. Hayaan niyo po na bigyan natin ng boses ang inyong mga kwento. Ang kwento ng kung saan sinagot ng mahal na pong Jesus Nazareno ang iyong panalangin. Natagpuan mo ang pag-asa dito sa simbahang at tambanang ito. O nagbago ang iyong buhay. Tumalikod sa kasalanan at mas nanalig kay Jesus dahil sa iyong pagtingin o paglapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Isend niyo po yung mga kwento ninyo sa Facebook page namin. Message niyo po doon. We want to hear your stories of faith and allow us also to share your stories of faith. Let's share that good news.
Let's share that good thing that the Lord has done for you. Ibahagi natin. Doon tayo magmadali dahil excited tayong ikwento ang ating pananampalataya sa iba. Ang kwento kung saan ang Diyos ang gumagabay sa atin. Narinig natin ang mabuting balita at nagbago ang buhay natin dahil sa mabuting balitang ito. Allow us to share in that joy of conversion and answered prayers. Kaya hindi ba sa ating ebanghelyo, na si Maria ay pumunta kay Elizabeth, ang kanilang pagtatagpo ay naging pagtatagpo na puno ng kagalakan. Si Elizabeth ay galak na galak kahit yung sa sinapupunan sa kanyang tiyan ay nagtatalon sa tuwa nung marinig lamang ang pagbati ni Maria. Ang engkwentro ng pananampalataya, ang pakikipagtagpo natin sa Diyos ay laging masaya. Nagbibigay kabuluhan sa buhay natin, nagbibigay kagalakan sa at sa lahat. Kaya ho, share that good news that you have received. Share how has the Lord worked in your life. Your faith experiences, that is good news. And that is what is meant to be shared. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit tinais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama sa nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabubuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. O Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. At alakal
kanyang umaasa sa pagdating mo. Gayun din kami inahanda ang aming puso upang dito'y mananta sa pagdating mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagbabagandang loob mong ibigay sa amin upang maiyain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na biring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya namang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtan masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinupo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulumalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inuwalhati ka namin.